no? Sino yung ulo niya? Sige. Eh ano, okay ka lang? Ha? Grabe yung kalagayan niya, ano? Ano masabi mo sa mga anak mo? Ano, kahit naman hindi nila ako maano dahil kakainti na yung hindi ako naman sila eh. May mga anak sila eh. Sila dapat kasahan. Dapat naman sarili ko na lang ang ano ito. May message ka ba para sa kanila? Anong message mo para sa kanila? Wala na. Nakapag-Japan po ako eh. Ah, nag-Japan. Mga kababayan, may rescue na naman kami. Si ate po, yung ating na-vlog, ano, ngayon namin binalikan. Dahil kailangan nyo mapacheck up dahil sobrang payat na po niya. At pupuntahan po natin siya, mga kababayan. Tara po, tara, punta na natin. Ayan, kasama natin yung, ano po kayo ni ate? Kapatid po. Kapatid ko siya ni ate. Puntahan po natin. Ayan, dito po siya nakatira sa may Sagingan. At sako lang yung kanyang mga dingding. Na ano na siya? Na liguan na ate? Ha? Niliguan mo? Ate, niliguan mo? Apo, ate Bombay? Po. Oh, ito na. Yan po ang kalagayan niyo sa umaga po. Yan po. Sa mga sako lang ang kanyang dingding. Kamusta ate? Ate Imelda? Kamusta ka? Kamusta ka raw? Okay, naligo ka? Naligo sa ate Imelda. Pati kuko mo hindi na nagugupitan? Hindi ko po magupit ng kasi matigas na po eh. Matigas? Cutter ang gamitin mo. Ano yung buhok niya? Lalagas. Naglalagas po. Talagang nabubunot? Opo. Ano, ready ka nagpa-check up, ate Imelda? Kasama naman ako te, hindi ka pababayaan. Hindi ka daw pababayaan ng kapatid mo. Anuan mo siya ate, diaper. Hindi mo dinayaperan? Wala pong diaper eh. Bibili tayong diaper. Ma, pabili ka nga mo ng diaper ma. Para ma-diaperan si ate Imelda. Malayo ba ang bayan na sinasabi? Satellite po. Hindi sa may value eh. May... Wala ba dyan bilihan? Wala po. Sa unahan. Ay anak doon ka. Kasi may ano si ate, di ba, may buwa. Ganun. Opo. Kasi baka may tendency dumugo. Anak doon. Kahit tela muna siguro. Pwede naman, di ba? Okay, ano? Pampers. Oh, pampers. Na large. Pampers na lang ng large XL, ng XL. Oh. Pambata, umiga uli si ate. Ano yung puti niya? Ano yung puti diyan sa gilid ng ano? Doon muna kayo mga bata. Doon muna kayo mga bata. Nakaan? Pilawin mo doon. Excel na yung sinusuot na po. Joyce, ang hilo. Princess. Alona. Princess Alona Elizabeth. May paanto naman siya, di ba? Grabe, ang lamig oh. Sobrang lakas ng hangin oh. Kahit araw malamig. Ano pa kayo pag umaga di, ay pag gabi. Butas-butas pa ang sako. Nasabi ng mga anak, tinagpunta na ba? Ang mga anak? Hindi pa po dumarating yung mga anak niya eh. Wala pa rin ano, balita. Kasi pag pumunta rito, hanggang doon lang po sa anak kung pupunta lang doon, hindi mo lang matinig. Hindi pinupunta yung nanay? Opo. Kaya hindi nila nakikita yung kalagayan? Binawi lang kami ng kalan tsaka ilaw. Pa, may bigas nga po, paano po makakapagsahing? Ibinawi yung kalan tsaka ilaw. Grabe, nung hindi naawa sa nanay, ang payat na. Payat na niya, no? Ay kagabi na, ay kagaling na nanghingi sa akin ng sinapod sa kagatas. Bilang ko po. Kumain siya? Kumain po. Grabe. Sinong nagawa niya niyang bahay-bahay niya na yan? Tsuhin ko po. Nasa indang po. Pero gigibahin po yan. Naantay ko lang po. Ilipat yan din sa may talibig. Oo, kasi ano, no? Grabe naman yung kalagay niya dyan. Parang ng hayop na tinabingan lang ng mga sako. Kaya ngayon malalaman natin kung anong mga sakit niya. Pa-check up siya, di ba? Iano sa doktor, pero baka admit yan. Willing po ako magbantay. Mm-hmm.
O para maano, makita yung karating kalagayan niya. Grabe sa kulang eh. Pitian sa damit. Niliguan mo pala ate, hindi mo tinanggal yung gaan. Wala na yung ibang damit dyan. Kaso pinalit niya pa rin. Oo, kasi nga yung dumi niya. Ayan o, dumi niya yan, di ba? Yan, yung mga marka na yan. Wala kasi akong pagpalit eh. Oo, syempre. O, may dala sa ate Sara o. Si ate Sara laging ready o. May dala yan. Oo. Kasi yung dumi, kumapit uli sa damit. Kaya palitan na lang uli. Ngayon kumuha ka muna ate ng ano, sa pin na bago, tanggalin muna yan. Wala po eh. Alam mo lang. Kaya nga po kami, wala rin kung, sa pin. Kung alam kahit lang, karton. Kahit, sa pin, anong kita? Kahit karton, mapalitan lang muna yan. Ay, initan po niya sa karton. Hindi, pansamantala, hindi, pansamantala lang. Lang. Oo, kasi papalitan siya ng damit, tapos lilinisan. Kasi pinalitan niya ng damit, yung hinigaan, yung may mga tae pa rin. Oo, ganun pa rin. Nakapit pa rin yan. Oo. Wala siya ibang sa pin ba? Wala daw. At nagsabi siya sa kanila. Kahit wala daw sila walang sa pin. Kasi kahit paulitan yan, kakapit pa oo, rin. Oo, kakapit pa rin yung amoy. Niya. Kasi baka mamaya, alam mo naman sa hospital. Ano, baka hindi kayo papasukin. Dapat kasi yan, kung nabinat yan, ang pinaliligo dyan yung pambinat. Hindi dapat yung buhay na tubig. May mga dahon-dahon yun, di ba? Dahon ng kalabasa, dahon ng okra. Pampakbet. Ha? Pampakbet. Pampakbet. Ay, sambong. Sambong. Alam nga ni ano yun. Oo. Yan kasi payat na siya eh. Payat na siya. Hindi, ano naman to eh. Garter rice. Garter rice yan. May ano doon, di ba? Yung parang panty yan. May gloves doon. Sara. Ako na lang po magpapalit. No, magkita at kamara. Hindi, anuhan mo siya ah. Papalitan siya ng ano. Wait lang, te. Te, kasi papalitan muna yung sapin niya. Oo, kasi hindi ko ma... Ate. Kahit pa ba natin ang palit ng 10 days. Oo. Ang kailangan natin sapin. Sapin na lang, sapin. Hindi, huwag ka maya. Babae. Babae rin, abuti kong lalaki. Sapin na lang. Sapin na lang kasi kasi yung Mati Bumbay. Kasi bago palitan yung mga gamit niya. Natin. Oh, papalitan muna yung ano, yung higaan. Teka lang. At may Melda Papin, wala natin yan. Ayoko lang kasi yung sapin natin. Oo. Yung sapin kasi, ay, yun pa rin eh. Papagka tapos karton ang ginawa ko eh. Oo. Kesa ganyan no. Nagpalit ka nga ng damit. Yung higaan mo naman puro dumi. Kakapit pa rin sa damit mo. May sakit na kayo na nalalanghap nyo pa yung mga maduming amoy. Kumot. Yung mga bahong amoy. Yan. Ang kumot, kapitin nyo dyan sa aram mo. Damit mo. Okay na, madam? Ngayon Sara, okay na? Na ano na yung ano niya? Paltan na. Hindi siya nakakalakad? Nakakalakad naman. Ah, nakakalakad naman. Alalayan lang. Oo. Sige. Panin na para makaano na. Teka lang, teha. Niliguan ka ba noon ni Ate Bumbay? Kanina pa umaga, no? Maga pa. Tatako na natin sa mall. Ano bang nararamdaman mo, ate? May nararamdaman ka na sakit sa katawan mo? Sir? Ay, sikmura. Oo, yun ba? Sumusuka ako pag kumakain ako. Kumain ka na? Oo. Yun yun na yung tsura mo, ate. Hindi mo man lang iningatan yung sarili mo. Ano masabi mo sa mga anak mo? Wala, kahit naman hindi nila ako maano dahil nakakaintindihan ko naman sila eh. May mga anak sila eh. May pamilya na, hindi na dapat asahan. Kaya dapat lang wag sarili ko na lang ang alin ko. May message ka ba para sa kanila? Anong message mo para sa kanila? Wala lang. Wala na, pero hindi ka nalulungkot na hindi ka nila nadadalaw? Hindi nadalaw naman nila ako. Nung isang araw, biligyan ako ng anak ko 300 eh. Oh, ba't sabi natin Bumbay hindi? Biligyan naman ako. Oh, ikaw, sinisiraan mo yun. Kaya nagagalit sa'yo. Binigyan ka naman palang pera. Sabi kaso nga, Bumbay, pagkain ang gusto ko. Sabi natin Bumbay, hindi ka daw pinupuntahan. Punta naman, kaya lang patak sa ano nga, hindi nga pwedeng ano.
Kasi adilila yun, malayo yun, may kalumboy. Yung binigay sa yung pera, inabot mismo sa'yo? Hmm. Or pinadaan sa ibang tao? Hindi, inabot mismo sa akin. Pinapunta naman pala Ate Bombay eh. Kaso hindi naman siya pinupunta. Ibig dyan siya. Kaso hanggang dun lang yun sa pinapakot sa pamangkin ko sa siyempre nagmamadali yun dahil bago pang anak yun eh. Siyempre inaanong niya rin, pinagtatanggol niya rin anak niya. Diba? Yung anak niya yun eh. Alam mo, salakas na nga yun, pwede na matalsik eh. Pinapadpad ka na oh. Oo. Eh buti ko nakapako yun dyan sa may puno oh. Grabe nga yun eh. Kaya kang ano eh, talsikin ng hangin. Oh, okay ka na? Ito ka na. Hindi ka na tumayo. Nakakalakad ka? Alalayan lang po. Paano daw? Tara. Kasi natutumba siya eh. Pinilas mo kasi. Maganda ka siguro nung kabataan. Hmm, gumbayin. Nakapag-Japan po ito eh. Ay, nag-Japan siya? Wow! Dati siyang ano, OFW? Anong trabaho niya sa Japan? Wala. Okay, sa Japan. Entertainer. Entertainer. Ah, entertainer. Entertainer, dancer o singer? Ha. Ayun, dadalhin po natin siya sa ano para ma-check up siya. At baka sakaling ano gumaling sa ate. Dahil ano na komplikasyon na marami nang nararamdaman. Oo, nakakalakad siya pero kailangan alalayan. Nasa si Rochelle. Si ate, paano yun? Ano ka muna, Shen? Pasakayin muna. Doon na ate Sarah, sa ano? Ito kayo, ate. Ito lang ate, ha? Kukunin ko lang yung... Dati pala siyang ano, entertainer. Ito lang ate, ha? Dati entertainer pala siya. Ito na lang ba si ate, sa ano? Pwede mo, lumabas. O doon sa likod? Oo. Para magkarabi sila ni Ate Bombay. Grabe yung buhok mo ano, naubos na. Kontentiis lang. Mabalas yun. Naubos na ang mga buhok niya. Ayun po, at dadalhin po muna namin siya sa ospital. Ano, para ma-check up at malaman po kung anong lagay na ng ano, kalusugan ni Ate Imelda. Anaskasin muna yung dyan. Tatanong muna. Saglit lang ha, huwag muna kayong bababa ha. Si Bombay, ate, mag-aano muna tayo. Tanungin muna natin kung anong ano, mga process. Ano? Nandito na po kami sa ospital. Anong ospital to? Ha? Pesyado? Ayan at, oh. Ano yung muna namin, iskasuin muna namin. Kaya ano, okay ka lang? Ha? Grabe ang kalagayan niya, ano? Masakit. Masakit mabate. Ayan na, kunin yung wheelchair ha, para ma-admit ka. Nagkukunin lang po yung wheelchair. Upoy na din sa ate, para may admit siya. Kumari ate, ano? Hindi, pero i-admit siya, oo. Para ma-sure ka na ma-admit. Yan, sabi mo yung masakit sa iyo. Parang nasunog yung ano niya. Ayan no, nasunog yung ulo niya. Sige. Oh, ayan at dadalhin na po siya. At bawal na po mag-video mga kababayan. Update na lang po muli namin kayo. Maraming salamat po. Ate Sarah, ang sabi ng ano? Ano sabi? Ano daw po, yung wala pa po kasi talaga yung doktor niya. Umaga pa po talaga yung ano dating. Ngayon, nakapag-laboratory na, naka-x-ray na, urinal na lang talaga ang inano. Kaso si Ate Melda, hindi pa siya mapaihi. Kahit isang, ano na yung 500 liter yan. Hindi na po siya mapaihi. Kaya maya-maya pa siya, ano, yung urinal na lang. Tapos yung iba pang test. Baka sa madaling araw na yun. Ay, yung mga so, resulta, ano ba? Malalaman ba natin ngayon o hindi, bukas hindi, pa rin? Bukas pa po talaga ang ano. Nakuha na rin siya ng dugo. Nakuha na rin siya ng creatinine. Lahat na nakuha, yung ihi na lang hindi. Na x-ray na din. Malalaman mamaya ang resulta. Ang dumating yung doktor.
Ah, sa doktor pa rin yung ano, yung kahit, result. Kahit lumabas lahat ang resulta ngayon, na kay doktor rin yung ano, pero sabi po ng nurse, morning na daw po talaga ang dating ito. Ah. Ano yung ano nyo? Magkano ang ginagastos nyo isang araw sa pagkain nyo? 200. Ha? 200 means. Ah, pinagkakasya mo yung 200 sa isang araw? Paano magkakasya yun? E, ang bigas magkano? Nag-aasin na lang kami, kugula kami ng ilan. Yung salagot na lang kami, walang kain. Aasin ang inaano nyo. Kaya nagkakasya ang 200. Grabe talagang ano yung buhay nila, ano. Pinagkakasya yung 200 pesos sa isang araw kasama isang na yung gatas. Isang araw pala yung 200 kasama gatas. Wala tayong bigas, wala tayong ganito. Magawa ko ng paraan. Gusto rin mo pupunta ako sa ating ina, sa pinsan ko. Nadaan ko na lang sa hiram kasi may hiya rin ako. Sabi ko, te, baka pwede may bigas na ikaw kayo. Kasi ako makain, mga bata. Wala rin makano, tulog ang makain. Nararanasan nyo palang kumain na walang ulam? Opo. Asin lang? Opo. Nararanasan din namin na matulog kami na walang kain. Is namin yun. Bakit sa tiyan yun? Ayan mo. Yung maliit ko po, yung manggalas ko, nagawa ko po ng paraan. Balit, anak ko makakain. Ako magbuto. Basta busog ang anak ko. Ba't natunog yung ano niya? Hayaan mo ate at gawin natin ng ano, no? Basta ngayon, intindihin mo lang muna si ate mo, ha? Bantayan mo hanggang maaga. Tapos babalik kami dito maaga, ha? Tapos dadaan kami dito sa inyo, mag-iwan kami ng ano pera. Ibigay mo na muna yung pangkain niya. Paalmusal niya bukas. Yung pong ating kahera ay... Kasi maaga naman kami, bago mag-12, andito na kami. Ito, pangalmusal mo lang yan, ha? May bibilin na ba dyan sa ano? Wala pa naman, no? Wala pa ang doktor, eh. Palagay ko na wala pa i-issue gamot kasi... Magkano yung binigay nyo kay ate? Ha? $300. Pangalmusal mo lang yan, ha? Tapos pangkapi-kapi mo dyan. Limbawa, kape may gusto kang bilhin. Kasi kung ano naman, habang nagla-laboratory, wala pa yung issue dahil wala pa naman yung chan niya. Oo, hindi ba yung kakain? Hindi siya ano, hindi papakainin. Eh. Ay, hindi siya papakainin kasi itatest yung mga ano niya. Fasting siya. Oo, ganun na lang ate, ha. Daan kami doon, bukas nandito na kami bago magtanghali. Alagaan mo si ate mo. Ang focus mo na kay siya. Ate Melda lang. Dadaan kami sa inyo. Huwag ka lala. Magkano? Ayan po ano, at dadaan kami sa kanila. Bali. Bali. Uwi na po muna kami kasi anong oras na rin. Anong oras na ba? Alas 10? Alas 10. Tara na. Uwi muna tayo. Oh, antok na oh. Tingnan mo oh. Antok na oh. Bili ka na ng biskuit mo para hindi ka na labas-labas. Ayun, para at ano muna tayo. Sila ate ano na rin. Bili ka na ng pagkain mo. Oo. Bantay mo sa ate ano, ha? Balik kami. Ayun ata, alis na rin po muna kami. Balik po kami mamayang bukas na umaga. Ayun po, at punta muna kami dito sa pamilya ni ate Bombay, ano? Kasama natin sila, oh. Lati Sara, si Mama, at si ate Mean. Para ano natin, iiwan pera dun sa mga anak kasi nasa ospital yung kanilang nanay. Ayan, dito sila nakatira. Wala silang ilaw pala, no? Wala po. Lati Bombay. Wala nang pera. Iwan mo, ano, saan yung pera? Ma, bigyan kay ate. Oh, Bea. Dito na. Kasi Be, oo, paliwanag ni ate. Bukas pa si Tita Bidang mo, wala pa yung doktor. Hintayin pa lahat ng resulta ng laboratory niya. Hindi pa siya nakakaihi, wala pa siyang ihi. Magdamag sila doon, tapos babalikan na lang daw namin. Kasi hindi pa na-admit eh, kailangan na i-admit pa rin. Tapos ito pang gastos ni muna, Beha. Bilhan mo ng gatas yung kapatid mo. Tapos bigas. Bumili ng bigas, ulam. Ulam, ha? Bumili ka ng malaking gatas yung bata. Bumili ka na rin ng 5 kilong bigas bukas. Tapos yung the rest, ulam nyo na. Ha? Sa kanila. Oo, sige lang. Kasi yun yung muna. Doon muna si mama nyo. Kasi yun ang inaalala ng mama mo. Para hindi siya mag-ano doon. Unahin mo yung bigas at gatas.
gatas ng kapatid mo? Alaska. Ano ba sabi niya? Nestogen. Sama natin sila mama. Bali, doon na kami, beha. Laguna pa kasi kami. Balik na lang kami bukas sa maaga, ha? Salamat po. Oo, sige. Ayan, thank you sa mga kasama natin. Uwing tayo uli ng Laguna. At wala rin ilaw pala sila, ano? Kakaaway yung buhay nila ate, ano? Nila ate Bombay. Ayun po, at abang na lang po sa update mga kababayan. Thank you so much po. At pabalik na po uli kami ng Laguna. Maraming salamat po. Giniginaw ka na ate Sarah? Giniginaw na sa ate Sarah. Kailangan na siya ng, ano, kailangan niya ng yakapsul ng kanyang asawa.